Happy Women's Day. Thanks, God. Pakinggan lang po natin at panoorin lang po natin ito. Sister, che, tita, ma'am, ginang, binibili o ano pa man pong tawag sa inyo, maraming maraming salamat po. Salamat po sa inyong busilak na puso na daan sa pagkakaunawaan. Sa inyo pong mga kamay na nag-aaruga sa lahat ng bagay na may buhay at sa inyo pong malikhaing pag-iisip na patuloy na humahanap ng mga solusyon at pamamaraan. Saksi po ako sa araw-araw na kabayanihan ng ating mga kababaihan. Mula po sa aking asawa, sa aking kapatid, mga katrabaho, mga frontliner, manggagawa, at mga nakakasalubong mga leader kababaihan. Mga babae po ang karamihan sa nanguna sa gera laban sa pandemya. At tunay po, imposible po tayong manalo kung wala po sila. Women's power is truly a great force for change. And we can unleash this power when we give them equal opportunities in life, in education, in work, leadership positions. In 2009, we supported the passage and pushed for RA 9710 or the Magna Carta of Women. When we were at TESDA, we ensured greater access of women to training opportunities even for work that were usually reserved for men. Pinalakas po natin gusto ang ating TESDA Women's Center. At ngayon po bilang inyong empleyado dito sa Senado, binibigyan po natin ng pagtatangi ang mga kababaihan sa ating mga isinusulong ng mga batas. Mga female workers po ang ating inspirasyon nung punay sa batas natin ang Work From Home Law o Republic Act Number 11165 para tiyaking pantay na magagampanan ng mga kababaihan ang pagiging ilaw ng tahanan at pagiging isang manggagawa. Sa ilalim naman po ng Republic Act Number 11210, pinalawig po natin ang maternity leave mula sa 60 days hanggang 105 days para mapahaba po ang panahon makapili ng isang nagtatrabaho ina ang kanyang bagong sinilang isang work. We're also pushing for a bill that expands the prohibited acts of discrimination against women in our workplaces. Sa patangat po ng antas ng mga kababaihan sa lingkungan, aangat din po ang mga salud to all the female women. Maligaya